isang buwan na lang bago ang pagsisimula ng online class. Pero palaisipan pa rin sa ilan kung paano nga ba ang magiging takbo ng distance learning na inihanda ng kagawaran ng edukasyon. Kaya naman ngayon, makakapanayam po natin si Undersecretary Jess Mateo ng Department of Education. Magandang umaga, Yusek Jess. Magandang umaga sa iyo, Diane and Jules, at dito sa programa mo. Yusek Jess, maraming salamat po. So unang tanong po natin para po sa pasukan sa buwan ng Agosto ay magsisimula na nga po itong tinatawag nating remote enrollment at syempre yung klase na rin po. Bigyan niyo po kami ng update regarding this, sir. Every year, pag January, meron tayong early registration para doon sa mga papasok ng kinder, grade 1, grade 7 at grade 11. Pero dahil nga dito sa pandemya, minarapat natin na siguraduhin na kung ang desisyon pa rin ng mga magulang ng mga mag-aaral nung pumasok nung nakaraang pasukan ay patuloy pa rin papasok sa mga paaralan natin o magkakaroon pa rin ng edukasyon. So yan po yung statistics natin ngayon. Ngayon, yung unang labas natin ng early enrollment na may kaakibat na survey, nag-end na today pero dahil nga ang sabi ng iba, baka pwede po i-extend natin. So, in-extend po yan ng hanggang July 15. Pero, kailangan pa rin po na mag-submit sila ng learner enrollment survey form po. Ginagawa po to sa pamamagitan ng remote enrollment o kaya naman kung wala silang mga means of remote enrollment, pwede po sila makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan po para matulungan sila at malagay doon sa tinatawag nating mga kiosk o kaya naman drop box. Kung alam naman nila yung numero ng kanilang mga guro, no, pwede naman pong tawagan yung guro o kaya eskwelahan. Sa katunayan nga, yung mga guro natin, ang ginawa po nila ay nagtatatawag na sila nung kanilang mga dating estudyante. Okay, so you suggest hindi naman talaga required na pumunta yung mga estudyante, yung mga magulang, physically dun sa eskwelahan para makapagpa-enroll. Tama yun, Diane. Kasi nga, ito yung ang ina-avoid natin, yung physical, no? Dahil nga baka either mahawaan sila o sila pa manghawa doon sa COVID. So balikan po natin, sir, ngayong nitong nakaraang buwan, nitong Mayo lamang, nilaunch na rin po itong Brigada Eskwela pero virtual. Siyempre kakaiba rin po to kasi naalala po namin, lagi po namin kinocover itong Brigada Eskwela pero ngayon online lang din. So paano po yung naging proseso nitong Brigada Eskwela and at the same time, siyempre nakita nyo na rin po siguro yung mga kakulangan ng mga kagamitan ng ating mga kaguruan at mga estudyante, particularly sa mga laptops at sa mga tablets, paano po natin ito susolusyonan? Yung Brigada Eskwela, kinumbay na natin sa offline balik eskwela. Kung maalala mo, yung Brigada Eskwela noon ay pupunta ka physically doon sa mga paaralan para magkumpuni o magpintura o maglinis, di ba? Pero ngayon, dahil nga dito sa pandemya, ang ginawa natin, mas pinokus pa natin yung building partnership. Kaya yung sinasabi mo kanina, yung pagkukulang ng mga laptop, kung sakali man, no? Inihikayat natin ang lokal na pamahalaan, ang pribadong sektor, at iba pang mga partners natin para tulungan tayo. Pero nilinawin ko lang, Jules, kasi ang laging naiisip natin pag sinabi nating distance learning ay online kagad. Alam naman natin na hindi lahat ng lugar dito sa Pilipinas ay may internet connection. Kaya nga po, under our Basic Education Learning Continuity Plan, naisipan natin na merong tatlong modalities. Ito po yung tinatawag nating unang-una yung mga self-learning modules na i-deliver either digitally or printed. No? Pangalawa, yung tinatawag nating online using yung internet. At yung pangatlo, yung TV or radio-based instruction. Hindi naman ibig sabihin ito, one or the other, pwede po ito na i-mix natin, kaya nga po tawag dito, blended learning.
You suggest, alam naman natin na ito nga ay bahagi nitong tinatawag natin na new normal. Tingin niyo po ba hindi naman makakaapekto itong ganitong sistema na banggit niyo yung self-modules, itong online learning, doon sa pagkatuto ng mga estudyante? The quality of education hindi naman po maapektuhan? Hindi naman na, Diana, no? Kasi antemano nga, inisip na natin dahil doon sa programa ng ating kagawaran sa sinimulan ng ating kalihim na si Secretary Briones, yung sulong edukalidad. Kaya yung nireview natin yung curriculum at nag-focus na lang tayo sa tinatawag na most essential learning competencies. Sir, tuwing Martes naman daw po ay mula 4 o'clock hanggang 5:30 p.m. ay nagaganap naman daw po itong tinatawag na DRRMS buklatan upang mas maitaguyod naman itong mental health at child protection ng ating mga elementary learners. Kamusta po sir yung reception ng ating mga kababayan patungkol sa programang ito? Alam mo Jules, isang inisip natin nga yan. Ano? Kasi lahat naman tayo, miski nga yung mga tayo, mga matatanda, kailangan din natin ng siguraduhin yung mental health state natin. So, ang ating Disaster Risk Reduction Management Office ay nagsulong ng programa tungkol sa mental health o yung psychosocial services. Dito po, padami ng padami yung nagla-login o sumasali dito sa mga programa natin. Hindi lang po sa usapin ng mga mag-aral, pati po yung mga guro, pati kami, mga empleyado. Alright sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak po muli ng interview na ito. Italagang napakahalaga pong malaman ng ating mga magulang para po sa paparating na pasukan dahil kakaiba po itong magiging school year po natin. Maraming salamat sir, muli po nakapanayam natin mula sa Department of Education, Undersecretary Jess Mateo. Thank you sir. Thank you Jules, thank you Diane, at God bless sa inyong programa.